Dati laglag, balang grabe yan. Tapos sasabihin mo, walang nagawa. Incompetent si Togade. Ano pa ang palusot mo? Ha, para kargahan mong hindi magawa yung naiya. Sa totoo lang, iniisip ko nga, ano kayang nasa utak nitong Jericho Nograles na ito? Anong nasa utak niya? Ba't niya pinipigilan? Track record? May track record ang Megawide. Ang ganda na Cebu eh. Pumunta ka na Cebu, hinayupa ka na makakita mo. Oh. Ang ganda-ganda nun. Yung mga taga Cebu nga, proud na proud eh. Hindi pala laglag bala, tanimbala pala. Oh. Diba? Pangalawa, sa aside from track record, ah, si Pangulong Duterte na mismo nagsabi, kunin nyo na lahat, basta mag-bidding kayo. Sa sobrang mangha niya sa Cebu International Airport. Tapos gayon, sasabihin mo naman, incompetent si Togade. Ano meron? Brad, ano meron? Honestly, ano meron? Tayo. Pag-usapan natin ito ng konta. Simulan na natin pag-usapan to. Ito. Incompetence on the part of, I believe, Secretary Togade because it's already 4 years into the Duterte administration at wala pa rin nagawa si Togade para sa pag-improve ng NAIA. In fact, yung mga improvements dun sa NAIA were from the previous administration. Ang lupet, ano? Sabi niya, incompetent daw si Sec Togade. Okay? Pangalawang sinabi niya, wala daw itong nagawa at yung mga nagawang pagbabago sa NAIA, eh panahon pa daw nung nakaraang administrasyon. Nasayang daw yung oras. Ngayon naman, kasi ganito eh. Itong si Nograles, binabanatan niya kesyo mawawala ng trabaho. Yung mga tao daw pagka pinasok ng Megawide dito. Sabi ko, paano mawawala ng trabaho? Eh may gagawa. Pangalawa, ang dami-daming kailangan pag lumaki yan. Mas dadami pang ang trabaho. Pangatlo, pag gumanda yan, mas maraming taong pupunta dito. Alam nyo ito ha, hindi ho biro ito para sabihin ko sa inyo ha. First impression, last. Yan o ang totoo. Pagdating mo pala, ang pangit-pangit na kagad, nakakabwisit na kagad. Honestly, ako ha, eto, sobrang ako, gusto kong pumunta ng mga Hong Kong. Bakit? Hong airport pa lang ang ganda na eh. Gusto ko magtagal sa loob ng airport bago lumabas. Gusto mo bago ka umalis ng airport, papuntang Maynila. Bago ka umalis ng Hong Kong, gusto mo magstay doon, magikot-ikot. For sure, mas maraming store na magagawa pag ni-rehabilitate yung NAIA. It will generate jobs. So, tablado si ano doon, si Nograles. Pangalawang sinabi niya, hindi na daw magsasama yung Megawide at saka yung corporation na gumawa din sa Cebu. Pinabulaanan din yan. Nag-submit na sila itong itong company na ito at saka yung Megawide, nag-submit na sila ng proposed plan for NAIA. So pinabulaanan din nila yung sinabing kasinungalingan di umano ni Nograles. So yun yung pangalawa. Ngayon naman, hindi siya nakontentong banata ng Megawide. Binanata naman niya ngayon itong si Togade. Oh, kala niya, magkakapogi siya. Kala niya, yung tao. Eh, sa dami-dami naman. Parang awa mo na, Nograles. Sa dami-dami naman ng napakagaling na secretary. Eh, si Togade pa pinagtripan mong incompetent. Okay ka lang. Ang kapal na mukha mong animal ka. Ang kapal-kapal mo. Yan nga si Sec Togade, isa sa pinakamasipag. Si Sec Togade, isa sa pinakamaraming nagawa. If not the best akin, sa pananaw ko ha, for my own opinion, si Secretary Togade ang isa sa the best talagang secretary ni Pangulong Duterte. Sasabihin mo, incompetent animal to? Pangatlo ha, ito. Yung mga pagbabago ngayon sa NAIA, which is nakita naman natin, meron naman. Okay, wag naman natin sabihin, kung dati bulok na bulok, ngayon maganda na kahit papaano. Okay?
Pero we want better. Kasi nga, we want maayos pa to. May rehabilitate talaga ng todo-todo. Pero yung ngayon, better na siya kesa naman noon. Nakalimutan nyo na yung laglag bala? Ha? Doon nga ang panahon ni Pinoy, laglag bala. Di ba kaliwat kanan laglag bala yan? Oh. Ngayon, laglag panty na lang. Tsaka laglag brief. Hindi ko dadal sa ano ha. Hindi ko bastos yun. Dahil o, napakaganda eh. Eh, syempre, pagka nagpagpasok mo dyan, malaglag yung panty mo ba? Ganon. Yun ang ibig sabihin nun. Dati laglag bala, grabe yan. Tapos sasabihin mo, walang nagawa. Incompetence ito, gade. Ano pa ang palusot mo? Ha, para kargahan mong hindi magawa yung naiya. Sa totoo lang, iniisip ko nga, ano kayang nasa utak nitong Jericho Nograles na ito? Anong nasa utak niya? Ba't niya pinipigilan? Track record? May track record ang Megawide. Ang ganda na Cebu eh. Pumunta ka na Cebu, hinayupa ka na makita mo. Oh. Ang ganda-ganda nun. Yung mga taga Cebu nga, proud na proud eh. Hindi pala laglag bala, tanim bala pala. Oh. Diba? Pangalawa, sa aside from track record ha, si Pangulong Duterte na mismo nagsabi, kunin nyo na lahat, basta mag-bidding kayo sa sobrang banghanya sa Cebu International Airport. Tapos gayon, sasabihin mo naman, incompetent si Togade, ano meron? Brad, ano meron? Honestly, ano meron? Kasi ito lang ang iniisip ko eh. Gusto nyong ibigay sa iba, hindi sa Megawide. Yun lang iniisip kong iba eh. O, baka umi-epal ka lang para sa 2022, umingay yung pangalan mo kahit mabaho. O. Or, talagang medyo sablay na sablay ka talaga. Bantakin mo. Grabe ho, sa lahat ng titirahin niya si Tugadi. Sablay ho yan, Brad. Sablay talaga. Ang inang niya, no? Baka talaga feeling ko, ako, ito opinion ko lang, hindi ito totoo, opinion ko lang ito, ha? Baka naman may gusto kang ipasok na iba, kumpanya, nagagawa ng naiya. Ha? Eh, sino ba mga gumagawa ng inaiya? Ay, ng airport. Sino ba? Baka naman. Kasi, sino ba namumuno ngayon niya sa kamera? Kanino ka ba? Kaninong tao ka ba? Kayo na lang o mag-connect. Kaninong tao ba yan? Sino ba ang sinipsipan niya nung labanan ng speakership? At sino naman yung may bata doon sa speakership? At sino naman ang planong gumawa ng... sino itong kumpanya o oligarch na to na gumawa ng ibang airport? Baka naman. Kala mo, Brad, ha? Kala mo, di ka mapapagalataan. Oh. Diba? Connect the dots na lang, ha? Ayun na lang bahala mag-connect. Isip na lang tayo. Marunong naman siguro tayo mag-isip. Ha? Ang tanong eh, may nilalabi ba itong kongresista na ito? Yan ang tanong ng bayan. Bakit ayaw mo itong Megawide? Bakit? Ang ganda ng record. Ano meron? Ah, may gusto kang ibang gumawa? Kanino ka close? Sinong pinotektahan mo? Sinong speaker pinotektahan mo noon? Kanino to speaker na ito? O, kayo na lang mag-conclude. Ito bang pumoprotekta sponsor ng speaker na ito eh? May ginawang airport? Finish na. Finish na ang labanan. Oh. Finish na, yun lang. Jose Junior Mina, happy anniversary to my wife. Yun. Death. Mina, watching always here in Pisa, Italy. Ako, eto ah, hindi ako ano, wala man ako sinasabi. Pero kayo na lang ang mag-connect-connect. Ha? Bakit ayaw niya ito ang gumawa? Baka talaga may, kasi iniisip ko eh, bakit? Anong meron? Anong meron? Bakit mo pinipigilan tong gumawa? Wag na tayo magpaikot-ikot na magdadahilan ka pa na kasi may ebidensya. Si Pangulong Duterte na nagsabi,
Si Tugadi approved din dyan. Ikaw lang yung nanggugulo. Ikaw lang yung nag-iingay. Ikaw lang yung putak ng putak. Kakesyo may ganito, ganito, ganito. Erlinda Zulweta, salamat po. Oh, yung sabihin, gusto mong palitan itong Megawide na gumawa ng Cebu International Airport na first class. Ikaw lang may gusto niyan. Ano, sino gusto mo ipasok? Sino ba malapit at konektado sa'yo? Ito bang konektado sa'yo, gumawa rin ng airport? Pinista. Alam na this. Dahil dyan, commercial muna tayo! Ay, mali, mali. Pasok! Hindi ko mapigilan na sila'y titigan lalo na sa malapitan. Napakasarap nilang kasayawan. Nakakakit ibang klase parang nasa langit. Mocha Girls! Mocha Girls! Parat Girls! Mocha Girls! Oh, alam nyo na yan! Okay? Oh. Grabe ka talaga. Araw-arawin natin tong ano na to, animal na ito, ha. Ay, wag yun naman sabihing animal. Mabigan pa naman ako. I protect the animals. Unsa-on, tanat sila. Ano ito? Pakiano naman? Paki-translate naman, Madam Hamilcar Amaya. Hindi po ako marunong magbisaya man. Mahilig po ko sa Bisaya, pero hindi ako marunong magbisaya man, ha? Ayun o, grabe yung mga opinion. Excluded na kasi mga contract sa mga project na mga... Ano lang ito eh? Alam mo, ito ah, ito to. Alam naman natin, uso yan dyan sa kamara eh. Ah, tingnan nyo yung mga kwarto ng mga ano, yung mga abang-abang dyan, mga abangers. May abangers din dyan sa kamara. Kasi nado nga may mga abangers eh. Yung abang lang abang, ano yun? Mga representative ng mga malalaking company. Abang-abang lang sila sa mga congressman. Ilalabi ni... Luma na yan, Brad! Yung mga labi-labi. Oh. Diba? Ay, grabe. Parang nahulaan nyo na. Ang dami nakahula sa inyo, ha. Ang gagaling nyo talaga. Matalino kayo. Dahil dyan... Commercial muna tayo. Ay nako, yun lang naman. Gusto ko lang kwento sa inyo. Banat by wala siyang kick. Ay hindi, huwag naman gano'n. Hindi ako sure dyan, hindi ako sure. Sabi, sa lahat talaga siya lang ang nag-iingay, no? Bakit kaya? Hindi kasi someone has to attack. Yan lang lagi yung tatandaan para ma-discredit. Kasi alam naman natin, ito ha, alam mo yung nakakalungkot pero totoo to. Napanood ko yung ano eh, yung tanda ninyo, di ba, binanatan to si ano, si PNP Chief Albayalde ng time na yon. Nung after niya maano, isa sa mga sinabi niya, meron kasi siyang hindi pinaburan na opisyal na may nilalakad sa PNP. Uso po kasi talaga yan, Brad. Uso lang talaga ho yan sa Pilipinas, yung lakad system. Yung gusto mo ma... Alam ko ho yan eh. Alam mo kung bakit? May mga kakilala ho ako na ginaganyan si Mocha noon. Nung alam nilang malapit si Pangulong Duterte, paulit-ulit sa speech niya. Mocha! Mocha! Ganun ang ganun. Ang dami hong mga lumalapit. Yung, uy, ano, di ba manager ka pa ni Mocha? Iano mo naman tong recommendation? Pahingi naman ng recommendation from Mocha para ano, ibigay dito at maiangat na bilang official to. Para, sabi ko nga eh, si Mocha pa lang yun, ha? I mean, kasi ang kanilang ano, assume is malapit siya kay Pangulong Duterte at pag si Mocha nag-abot, ano na, tawa nga ng tawa si Mocha sa kanila eh. Sa totoo lang sinasabi ni Mocha, ano ba akala ninyo? Porque binabanggit ako ni Pangulong Duterte, ilalapit ko na yung mga ano. Hindi ganun eh. That's not how Duterte works. Akala kasi nung iba, ganun pa rin yung sistema ng pamahalaan ngayon. Paano ko nalaman? Kasi ito, sa akin ko lang. Kasi inyo ko nalang kikwento ito, ha. May lumapit sa akin, okay? Kasi nalaman niya may tinitira daw ako sa Congress. Sabi niya sa akin, alam mo ba, bay? Sabi niya, oh, bakit?
Pwede bang patulungan naman ako kay ano? Tut! Kay Senator. Tut! Sabi niya, bakit? Eh kasi, official na ako. Ito, mataas na official to, ha? Official na ako sa departamentong tut! Sabi niya, kaya lang, nasilip ko. Pinapatanggal ako ni Congressman Tut! Ha? Pinapatanggal niya ako at may recommendation letter na may pinapasok siyang iba. Sabi niya sa akin, ang hinihingi ko lang naman tulong kay Senator, Tut! Eh wag akong tanggalin. Hindi ko naman sinabing ipasok ako at gawing official. Official na ako dun eh. Ito na yung aking posisyon. Ang problema, nakita ko may recommendation si napakalakas na congressman, napakalakas talaga. Pag sinulatan ng recommendation letter at pinatatanggal ako. Eh alam ko, binabanata mo itong congressman na ito, baka pwede mo ako matulungan. Alam mo, sagot ko sa kanya, sorry ha, sabi ko, sorry boss, wala ho ako, hindi ko, kakilala ko man niya mga yan, nakaka-text ko man sila, pero hindi ho ganun kapal na mukha ko. Nalalapit sa ko, boss, baka naman, bikini man. Hindi talaga eh. Alam mo yun, never namin naging ugali ni Mo kayo maglalapit ng, boss, bikini man si ganito, bikini man, pwede mo namang tulungan, wala kaming ganun. Kasi sa amin, tulong lang sa mga kailangan tulungan. Pero yung posisyon, dapat problema niyo yan. Tapos pag nagkakalat kayo, nagluko-luko kayo, kami mayayari, di ba? Anong point ko dito? Hindi ako nagyayabang. Ang point ko dito, talagang ganyan ang kalakaran sa gobyerno. Lakaran. Recommendation. So, hula ko lang naman. Okay? Hula ko lang naman, ha? Hula ko lang. Opinyon ko lang. Eh, may nagpalaka dito. Merong gustong pumasok na iba. At nagpapatulong. Man sa akin. Eh sabi ko, problema niyo. Eto kasi, sabi ko nga, it's so ironic, you know? Why? Ang tindi kasi nung kinakalaban. Sana kung walang record na maganda yung gumawa. Sana kung hindi pinuri ni Pangulong Duterte. Sana kung hindi gusto ni Sektogade. Everything falls into, bakit? Sino may ayaw pagandahin na katulad ng Cebu International Airport yung naiya? Sinong gunggong na may ayaw gawin yun? Gunggong talaga eh. So anong rason mo? Ah, matindi. Matindi yung rason mo. Mabigat. Mabigat. Yun lang kung masasabi ko sa iyo, mabigat yung dahilan mo. O ano man. Malabo talaga eh. Kahit sa mong angulo tingnan, Diyos ang sinakampihan nito. May ibang Diyos to. May ibang Diyos to, kaya ganito kalakas. Ganito yung katindi yung banat niya. May ibang malaking tao na nais to. Oh, alam naman natin na yan. Oh, di ba? Kayo nang bahalang mag-conclude niyan. Either for conclude. Ganun na dapat kayo. Ala, bahala na kayo dyan, ha? Okay? Oh, ito. Ito, malupit. Oh, may nadagdag na naman. Umabot na sa higit 1,500 lokal na pamahalaan sa buong bansa ang nagdeklara sa CPP, NPA, NDF bilang persona non grata. Batay ito sa tala ng Department of Interior and Local Government kung saan may 64 na lalawigan, higit 100 lungsod at higit 1,000 munisipalidad ang nakapagpasa ng mga resolusyon para ideklara ang mga kanilang lugar. Habang natitira pa ang deliberasyon sa kanilang mga konsehong panlalawigan, panlunsod at pambayan. Bilang karagdagan, may higit 12,000 barangay na rin sa buong bansa ang nagdeklara sa CPP, NPA, NDF bilang persona non grata. Ayun, no? Palakpakan. Nagpasalamat naman si DILG Secretary Eduardo Anio sa pagtulong ng mga lokal na pamahalaan at pakikibilang sa mga nagnanais matuldukan ang paghahasik ng lagim ng mga communist terrorist group. Yan. Okay. Ayun na. So, kaya lang ho, yung si pangalan nito, si Iwi. Kaya ekis na sa akin yung si Iwi. Sorry ah. Ano pangalan nun? Yun, si Belmonte. Sinabi niya, hindi daw niya dineclare na
na persona non grata itong CPP, NPA, NDF. Sabi niya sa kanyang statement, ewan ko kung totoo yun, pero sinabi niya sa news, lumabas yun. So, hindi daw persona non grata sa kanyang CPP, NPA, NDF. Sa madaling salita, welcome sila. Ay, ba't yan? Mabot na! Ay, ayan, ayan, ayan. Okay. So, yun na nga si Belmonte, X na sa akin kasi deny niya pa na hindi daw nagpersona ng grata ang Quezon City sa CPP, NPA, NDF. So, sa madaling salita, welcome sila o di ina mo.